panibagong gym dayo, chest workout, 36 na kilong dumbbell ang binuhat ko dito, saka naka 11 repetition ako, incline dumbbell press, yan. Saka meron akong magandang spotter para mas lalo pang mapush natin yung ating limit. Nung previous chest workout ko dati dito sa incline dumbbell press ay naka 10 repetition ako. Yun ay sagad na yun. Tapos ngayon naman naka 11. Ah, ayos. Lumakas tayo ng isang repetition. Ayos na yun. Progress na yun. Ganun dapat sa bawat ano session ng workout natin. Nag-i-aim tayo sa dadagdagan natin ng repetition or dadagdagan natin ng kahit counting weight lang. Yun. Progressive overload. Para mas lalong ma-stimulate yung growth ng ating muscle. Dahil hindi siya sanay dun sa binubuhat ngayon eh. O kaya ay mas lalo siyang nag-adapt gawa ng mas madami yung repetition na ginawa natin ngayon. Quality. Next workout naman ang aim ko. Maka 12 repetition. Yan. Solid yan, brother. Pangalawang set sa chest workout, 190 pounds, 86 na kilo, saka naka-8 repetition ako dito. Inclined barbell press naman yan, solid na upper chest workout yan. Full range of motion pa din ang pinapriority natin, lumalapat yung bar dun sa chest, saka dahan-dahan lang. Nagpo-pause ako dun sa taas para concentrate dun sa kasunod na repetition. Hindi madali yan para safe lagi tayo. Yan. Medyo ano tayo eh, powerlifting style. At pagka ganito kabigat ay kailangan may spotter ka na. Saka dapat yung spotter ay maganda tulad nito. Tapos yun, wala tayong safety bar dito ay kaya hindi pwede ng solo lang. Yan. Sinasabi ko sa kanya kung sana siya mag-assist sa akin yun. Para mas lalo pang mapush yung ating limit. Kumpara sa solo plate lang tayo, mag-i-stop na kagad tayo dun sa pinaka-ano natin. Halimbawa, ika-5 repetition yun. Tulad nito, na nasagad pa namin ng ika-1 repetition. Kung ako lang, baka hanggang 5 lang yun. Good. Pangatlong set sa chest workout natin. Ang binuhat ko dito ay 200 pounds. Nasa 90.7 kilogram yun. Tapos naka-8 repetition ako. Nung dati ay 200 pounds pa din yung binuhat ko pero naka-7 repetition lang ako. Lumakas tayo ng 1 repetition. Good na naman yun. Progress na naman yun. Ibig sabihin na inadagdagan na naman ang ating muscle nun. Dahil hindi tayo lalakas ng 1 repetition kung nag-remain the same yung ating muscle mass. Kahit pa paano, lumakas tayo. Ayos na ayos. Yan. Iba din pag may spotter ay dahil na pupush pa yung limit natin. Kumpara sa solo plate lang, yan. Hindi kayang ano yun. Baka ma... Ano pa tayo dun? May injured. Quality workout. Flat dumbbell bench press. Ito ang pang-finisher ko sa chest workout. Pang-apat na set. Saka 36 na kilong dumbbell. Saka naka-5 repetition ako. Solid workout, brother. Sa ganitong type of program na high intensity training, isang set lang. Pero yung set na yun ay sagad, set to failure. Pagka ganun ang type of training natin, kailangan natin ng sufficient time para makarecover yung katawan natin dahil napaka-taxing nito sa overall katawan natin. O para sa akin, 3 to 4 days ang pahinga ko. Pero pagka nagsisimula pa lang naman ng isang newbie, so kahit 2 days or 1 day pwede pa yun. Pero pag malaki na yung muscle mass, so mas natural, mas matagal na yung rest period para recovered fully. Matagal na rin ako hindi nakakapag-legs kaya siningitan ko siya ng ATG squat sa Smith machine. 63 kilo ito, nasa 140 pounds, tapos naka-7 repetition ako yan. ATG squat yan para full range of motion. Ninibago ako dito sa Smith machine dahil yung usually nabubuhat ko na 100 kilo ay 63 kilo na lang ay mahirap nga pala talaga dito sa Smith machine dahil... naka-fix yung downward na movement niya kumpara sa freestyle na squat. Yun, nakakagalaw-galaw ka ng mas maganda dun. Parehas kami ng workout program ng aking magandang gym buddy. Incline dumbbell press din ang ginawa niya. 25 pounds dumbbell, nasa 11 kilo to. Saka naka-7 repetition siya. Malakas siya sa legs saka sa back.
Ito, pinapalakas niya din tong chest ngayon. Solid na workout ito. High intensity training pang develop ng upper chest, tricep, saka shoulder. Yun. Set to failure din ang ginawa namin dito. Yung pinaka-limit ng aming repetition. Yun. Tapos na yung unang set. Pangalawang set naman ang binuhat namin ay ano, 20 pounds, nasa 9 kilo ito, saka naka 15 repetition siya. Pagka sa mga simpleng bodybuilder lang tulad natin, syempre ang mismong source of protein natin, itlog, whole eggs. Syempre kasama din yung dilaw at sayang naman yun. Ano tayo eh, matipid tayo eh. Pero yung mga mayaman naman, syempre may mga chicken breast yun, mga ganun. May mga options sila nun, may mga supplement pa. Tayo, mga simple lang tayong ano, taga-probinsya or kahit ikaw, kung siyempre nagtitipid ka din siguro, eggs lang, pwede na yun sa atin, brother. Mga limang eggs, pwede na yun. Ako nga, eh, limang eggs lang eh, after workout, kakaari man, may gains man. At siyempre, may iba din naman tayong ulam, minsan ginatang isda, mga adobo, yun, may mga gula, yan. Hindi naman tayo mag-i-relay lang basta sa eggs ng ating source of protein para balance yung diet natin.